إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Atin siyang pinupuri. Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ako'y nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking mga gawa. At tunay nga na sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw. At sino man ang kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos ang walang katambal. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ang kanyang huling sugong ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa ang pagbati, kapayapaan at pagpupugay at gayon rin sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng sumunod sa kanya pagdating sa mga kabutihan at pagtupad sa ating relihiyon hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, Ya ayyuhalladhina amanu, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay, sapat at tamang pagkatakot. At huwag niyong hahayaan na kayo'y darat na ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga tunay na mga sumasampalataya o mga tunay na mga Muslim. Sa isang aya binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannas, o mga tao, sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na nilikha kayo mula sa iisang tao, kay Adan. At mula sa kanya ay nilikha ang kanyang kapareha, asawa, at sa kanilang dalawa ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming kababaihan at kalalakihan. At matakot tayo kay Allah at huwag natin putulin ang ating ugnayan, mabuting ugnayan sa ating mga kapag-anakan. At tunay nga na si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi sa atin ay nakamasid. At sa huling aya ng pagpapaalala ng pagkakaroon ng takwa kay Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang binanggit sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
O mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng kabutihan. Magsalita ng matuwid. Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum. At sa pamamagitan ng takot kay Allah at kasama nito na ikaw ay nagsasalita ng matuwid sa kapwa mo, ay pag-iinamin ni Allah subhanahu wa ta'ala at magiging katanggap-tanggap ang iyong mga amal o mga gawa. Wa yagfir lakum dunubakum. Kasabay nito ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga dunub. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. At tunay nga na sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faqad faza fawzan 'aziman. Ay tunay nga na magkakamit ng dakilang tagumpay. Mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran patungkol sa pagkakaroon ng tao ng desisyon, pumili para sa kanyang buhay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhannas, kadja'akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhannas, o sangkatauhan, nagpadala kami sa inyo ng burhan, ito ang Quran, ito ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala min Rabbikum, mula sa iyong Panginoon. Wa anzalna ilaykum nuran mubinan. At nagpababa pa kami sa inyo o sa iyo ng nur, ng kaliwanagan o malinaw na liwanag. Ibinigay sa atin to ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang burhan, ang Quran, ito ang nagpapaliwanag sa atin ng lahat ng pamamaraan. Ito ang nagpapaliwanag sa atin o nagsasabi sa atin ng kung ano ang tunay na tagumpay dito sa dunya. At kasabay nito ang sunna ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam na siyang nagbigay ng detalye sa atin. Nagbigay ng detalye para paano natin gagampanan ang mga bagay-bagay para tayo maging tagumpay. Kaya ang kausap ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang lahat ng sangkatauhan. Kaya sa papatuloy ng ayah, binanggit ni Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصِمُوا بِهِ. Ito na ang sabi ni Allah sa pagpili ng mga tao. At sino man sa mga tao ang pipiling sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, وَاَعْتَصِمُوا بِهِ fasayadkhuluhum fi rahmatin minhu wa fadli. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag silang pinili ang pananampalataya ay ipapasok siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa awa ni Allah at sa kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man sa atin, pagkatapos ni Allah subhanahu wa ta'ala ibaba ang burhan ng Quran na siyang detalye, na siyang ganap na kautusan at ganap na uri ng pamumuhay at kasabay ng pagpapaliwanag ng sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag pinili mong panghawakan ito ay ipapasok ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang awa at sa kanyang kabutihan. At sa sunod sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahdihim ilayhi siratan mustaqiman. At kasabay nito ay gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong ito sa siratan mustaqiman, sa tuwid na landas. Binaba ni Allah ang Quran, binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sunna ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ammal ladina, silang pipili nito ay ipapasok ni Allah sa kanyang awa, bibigyan niya ng kanyang kabutihan at igagabay niya ito, lalagay niya ito sa kanyang matuwid na landas. Sa isang ayah pa binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kul ya ayyuhan nas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sabihin mo sa mga tao, innama ana lakum nadhirum mubin. Sabihin mo Muhammad na tunay na ikaw. Sabihin mo sa mga tao ay tunay na nagbababala, malinaw na tagapagbabala sa mga tao. At sa pagpapatuloy binanggit, Falladina amanu wa amilus salihat. Sa silang sumampalataya, pinili nilang sumampalataya at gumawa ng kabutihan, gumawa ng kung ano ang responsibilidad nila pagtupad sa kanilang relihiyon, lahum magfiratun wa rizqun karim. Bibigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magfira
kapatawaran sapagkat alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang likas ng tao na tayo'y mapaggawa ng kasalanan. Tayo'y nakakalimot, tayo'y nagkakamali. Pero kapag pinili natin na tayo'y manampalataya at tuparin ang ating relihiyon sa kabila ng ating mga kahinaan, bibigyan tayo ni Allah ng magfira, kapatawaran sa ating mga kasalanan, wariskun karim, at bibigyan niya tayo ng napakaganda, napakamaraming rizq karim, marami. Ibig sabihin, sasapat. Pag sinabing karim, ito'y sapat na magagamit natin sa ating buhay at maaring sobra-sobra pa sa kinakailangan natin. Kaya kung pipiliin natin na manampalataya o sundin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at bibigyan tayo ng risk maganda at maraming risk na ibibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayunpaman, وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُؤَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. At sino naman ang kumalaban sa ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa silang lumabag sa mga ayatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, sila naman ang magiging tagatahan ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong mga tao, hindi lang mga Muslim, ay binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng desisyon na pagpipilian. Kung tayo ba ay mananampalataya, kung pipiliin ba natin ang pagtupad at pagsunod o pipiliin natin ang pagsuway. Ikaw ang mamimili sapagkat sa'yo binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pamimilian. Sabi sa banal na Quran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa pinakamainam nitong hubog. Pinakamainam na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Pagkatapos ay sa paggawa ng kasalanan ng tao, sa kanya, sa kabila na siya inilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na magandang hubog at perpekto sa kanyang pagiging tao, sa ganda ng pagkakalikha sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay naging masuwail ang mga tao na to. Sila ay mapaggawa ng kasalanan. Sila ay gumagawa ng mga labag sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nangyari sa kanila, ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Sila ay ibinaba ang mga tao, aspala safilin, pinakamababa sa pinakamababa. Ang sabi ng mga tafsir, kabilang dito ang mga tinatawag na mga kababaan ng moral, ng emosyon, kahit pisikal ng mga tao, pupuntahan ito ng mga tao at ibababa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pinakamababang antas ng kanilang pagiging tao. Pagkatapos sila ilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pagsuway, ay ibababa sila sa pinakamababang antas. Gayunpaman sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ang tao nilikha ni Allah na pinakamainam na anyo at ibababa ito sa pinakamababa dahil sa kanilang mga pagsuway at paggawa ng kasalanan, gayunpaman, may ilalabas pa rin si Allah subhanahu wa ta'ala rito. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, maliban sa kanilang mga sumampalataya, وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, silang mga gumawa ng kabutihan o tumupad doon sa kanilang relihiyon. Ang paggawa ng kabutihan ay hindi lang natatapos sa ikaw ay gumagawa ng kabutihan. Ang pinakatamang kahulugan ng أَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ay ang pagtupad sa iyong din. Pagsasagawa ng sala, pag-aayuno, pagsasagawa ng hajj, umrah at iba, sadaka. Ito ang amilus salihat. Hindi dahil sa naging mabait ka, akala mo iyon na ang amilus salihat. Hindi dahil sa naging mabuti ka sa kapwa mo, oo, maganda yun, pero hindi yun natatapos doon. Ang amilus salihat, ang mas mahalaga dito ay ang pagtaguyod mo sa iyong din. Kaya nga sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng tao ay nilikha sa pinakamainam niyang anyo at binaba siya sa pinakamababang uri dahil sa kanyang pagsuway. Ngunit meron ilalagay si Allah subhanahu wa ta'ala sa tama silang mga sumampalataya. May iman at may la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At kasabay nito ay tinutupad nila ang kanilang din. Hindi Muslim sa salita.
Kailangan tinutupad nila ang din. Nagsasala sila. Nagsasadaka sila. Nagzazakat sila kung kaya nila. Kapag kaya nila, naghahaj sila, nag-uumra sila. Ito ang amilus salihat. At ibababa, itataas sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Falahum ajaran ghayru mamnun. At bibigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward. Gantimpala, ajar na hindi natatapos. Ghayru mamnun. Tuloy-tuloy ang reward na ito. Kailangan lang tayo mga tao na pumili kung ano ang ating gagawin. Desisyon sa atin kung ano ang pipiliin natin. Ang maging mananampalataya at tumupad sa ating mga kautosan at ipinag-uutos sa atin o lumabag at bumilang o ibilang natin ang ating sarili sa mga walang pananampalataya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ang mananagot sa ating mga gawa. Tayo. Tayo bilang mga individual ang mananagot sa ating mga ginawa. Binanggit sa Quran, man amilan salihan falinafsi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag gumawa ka ng kabutihan, man amila salihan falinafsi. Pag gumawa ka ng mabuti, walang ibang pwedeng kumuha niyan. Kahit hindi mo yan sabihin, kahit hindi mo yan ipangalandakan, walang makakaagaw sa iyo niyan. Sa'yo yan, palinafsi. Hindi makukuha ng ibang tao yan. Kasabay naman ito, waman asa'a fa'alayha. Kapag ikaw naman ay gumawa ng kasamaan o may nangyaring masama sa iyo, ay ikaw din ang aani nito. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao ang mga kasamaan na nangyayari sa atin. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao na kung bakit mahina ang pananampalataya mo. Hindi mo pwedeng isisi sa paligid mo kung bakit hindi ka nakapagtapos, kung bakit ganyan ang buhay mo, o kung bakit ganto. Sapagkat ang kabutihan ng ginawa mo, binigay sa'yo yan. At kapag ikaw naman ay gumawa ng masama, ay hintayin mo rin ang balik nito na ikaw din ito, sa'yo din ito. Hindi mo pwede itong, kaya ako nagkaganto ngayon kasi sa kanila. Binigay sa'yo ni Allah ang pagpipilian. Maliwanag, Muslim o hindi Muslim, laging binibigay sa'yo ni Allah ang dalawang pagpipilian mo, mabuti at masama. Kapag ano ang pinili mo dyan, ikaw ang mananagot. Hindi pwedeng pipili ka ng masama at isisisi mo sa ibang tao na kung bakit ka nagkaganyan ngayon. Lahat tayo, wala, hindi mo pwedeng isisi sa iyong ama ang kinalalagyan mo ngayon, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kamag-anak, sa lahat ng nasa paligid mo kaibigan kung nasaan ka ngayon. Sapagkat si Allah sa iyo ipinakita ang pagpipilian mo. Ikaw ang pipili sa lahat ng ginawa mo at hindi mo ito pwedeng isisi sa iba. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, laha makasabat wa alayha magtasabat. Sa'yo ibibigay ang reward na para sa'yo kung kinita mo yan at alayha magtasabat. At kung yung ginawa mo ay may resultang kasamaan, sa'yo rin yun isisisi, hindi sa iba. Kaya lahat ng nangyayari sa atin, pang-relihiyon, pang-sosyal, lahat ng buhay natin, desisyon natin ito at tayo ang mananagot dito. Hindi natin pwede isisi sa kahit kanino, kamag-anak, kaibigan, kapatid, lalong hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat binigay sa atin ang pagpipilian natin at ang pangako kung tayo ay pipili ng kabutihan at pangako kung pipili tayo ng kasamaan. Inininaw sa atin lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa sa Quran, man ihtada fa innama yahtadi linafsihi. Sabi ni Allah, sino man ang nasa gabay ngayon, ang tunay na gabay, kaya mo nakuha dahil din sa'yo. Dahil sa pagsusuri mo, dahil sa sabar mo, dahil sa pagtitimpi mo at naging matatag ka sa iyong relihiyon. Kaya kung bakit ka nasa gabay ngayon, dahil sa'yo rin. Hindi mo pwedeng sabihin kaya ka nagagabay ngayon kasi nasa mamabubuti ka. Bahagi yun, totoo yan. Mag-aral ka, maging mabuti ang mga kasama mo. Pero ang pinakamalaking dahilan kung bakit ka nasa gabay,
dahil sa iyo. Dahil pinili mong banging nasa gabay. At sa kabila nito, ang sabi ni Allah, وَمَنْ دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا. At sila naman na nasa kaligawan, nasa kasamaan ngayon, huwag mo isisisto sa ibang tao sapagkat ikaw din ang gumawa kung bakit ka nasa kaligawan ngayon. Hindi ang nasa paligid mo, may faktor. Pero ang tunay, bandang huli, kahit na sa yawmul qiyama, kapag humarap ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw yan. Ikaw nagdesisyon, ikaw ang gumawa, ikaw ang mananagot, hindi ibang tao. Sapagkat nilatag sa atin ang lahat ng ating pagpipilian. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلِ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ. Sabihin mo, Muhammad, ang hak, ang katotohanan sa iyong Panginoon. At ang reply nila, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Pagkatapos mong sabihin ang katotohanan sa kanila, kung ano ang hak mula sa iyong Panginoon, sino ang manampalataya, sino sumunod, bahala sila. Sinong ayaw, sino ang gustong magkufur, bahala sila. Sino magdidesisyon? Tayo ang magdidesisyon. Pagkatapos nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagpipilian natin sa ating harap, sa bandang huli, ang desisyon nasa atin. Hindi natin pwedeng isisi sa paligid natin na hindi tayo makapagbago dahil sa ibang tao. Sapagkat ang pagpipilian nilagay sa harap mo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mga magulang, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa, ilagay tayo sa gabay. Bigyan tayo ng malinaw, maliwanag na kaisipan na upang tayo'y pumili ng mabuti at iwanan ng kasamaan. Bigyan tayo ng linaw ni Allah subhanahu wa ta'ala na kunin natin ang patnubay, panghawakan natin ang Islam kesa sa pagkakaligaw. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in fi umuri dunya wa ad-din wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati at pagpugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at gayunin sa kanyang kasamahan at sa lahat ng tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dahilan ng kung bakit tayo nagkakaroon ng buhay, kung anong pamamaraan ng buhay na meron tayo, ay dahil pa rin sa atin. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقَةً. Sabi ni Allah, sino man ang tumanggi sa dhikrullah, sa pag-alala kay Allah, sa mga kautusan ni Allah, sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan dangka. Magiging masalimuot ang kanyang buhay. Magiging miserable ang kanyang buhay. Hindi pinag-uusapan dito ang dami ng pera o kayamanan. May mga tao maaring may kayamanan pero miserable ang buhay. May mga tao naman na walang pera pero maayos ang kanyang buhay. Pag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ma'ishatan dangka, ito'y miserableng buhay mo sapagkat iniwanan mo ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniwanan natin ang pag-alala at pagsunod kay Allah. Kaya't huwag natin sisihin kung bakit miserable ang buhay natin. Sapagkat sinabi sa Quran, kahit na meron kang maraming pera ngayon, kapag iniwan mo ang pag-alala kay Allah, magiging miserable ang buhay mo. Pero ang mga taong nakakaunawa kung ano ang mabuting buhay, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unta wa huwa mu'min falnuhdiyannahu hayatan tayyibatan. Sabi ni Allah, ito naman sa tunay na nakakaunawa. Man amila salihan. Sino man ang gumawa ng kabutihan, inuunan ni Allah. Sino man yung nagsasala, sino man yung nagsasadaka,
sino man yung nagiging mabuti sa kanyang kapatid, sino man yung nag-uumra, naghahaj kapag kaya niya, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, min dhakarin aw unta, binanggit ni Allah, lalaki ka man o babae, wa huwa mu'min. At nilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala na nandun yung iyong iman, sabi ni Allah, falnuhniyannahu, bibigyan namin siya ng buhay, hayatan tayyiba, ng mabuti, magandang buhay. Tulad ng sinabi natin, hindi batayan dito ang pera, kayamanan, ang hayatan tayyiba, kapag may dikrilla ka, kasama mo si Allah subhanahu wa ta'ala, mapayapa ang iyong buhay. Kung nagsasala ka ng 5 beses isang araw, kahit na wala kang ganong kalaking pera, payapa at masaya ang iyong buhay. Payapa ang iyong puso. May mga tao, walang pera, maraming pera, pero walang pagmamahal kay Allah sa kanyang din, miserable ang buhay. Lalo na kapag binigyan ka ng parusa ni Allah na wala ka na nga dito sa dunya, hindi mo na nga naaasahan ang dunya, pati sa akhira pa bandang huli, parusa pa rin ang makukuha mo. Mas mainam na dito naghihirap tayo. Dito wala tayong kayamanan, pero sigurado na kapag tinutupad mo ang iyong responsibilidad, bibigyan ka ni Allah ng hayatan tayyiba at buhay sa kabilang buhay na pinakamainam sa lahat. At ang masakit, masaklap, pinili mo na nga maging masama rito, paparusahan ka pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Pinili mo na nga ang kasamaan dito at binigyan ka niya ng hayatan dangka na kung saan ay miserableng buhay, misad wala na nga kayamanan, gutom na nga. Pagdating pa sa kabilang buhay, parusa pa ang makukuha mo. Kaya kung nandito tayo, lalo tayong naghihirap, lalo tayong magpakabuti. Huwag natin sisihin ang ibang tao. Huwag natin sisihin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito tayo, binibigyan tayo ng kahirapan. Ito'y pagsubok ni Allah sa'yo. Pag ito'y nalakpasan mo, bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng reward. Ghayru mamnun, nang walang katapusan. At kung tinakda ni Allah na ikay mahirap hanggang sa iyong kamatayan, maaring ito ang mabuti sa'yo. Baka kung nilagyan ka ni Allah ng kayamanan, lumabas ka sa Islam. Kaya mas mabuti pa na maging mahirap, pero nasa Islam hanggang huli. Kesa may kayamanan ka, yun naman na magiging dahilan mo ng paglabas. At meron naman na pinili ni Allah na maging meron, mayaman, kasi yun ang mabuti sa kanya. Magtiwala lang tayo sa hikma at talino ni Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ang tunay na nakakaalam ng lahat ng bagay. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa, ibilang niya tayo sa mga tunay na mga sumasampalataya na sinabi sa Quran na wala tamutun na illa wa antum muslimun, na huwag tayong darat na ng kamatayan maliban tayo ay mga muslim. Oo, nagkakaroon tayo ng mga problema. Oo, nagkakaroon tayo ng pagkakagalit-galit. Oo, marami tayo nagagawang mali sapagkat tayo'y tao, sapagkat tayo'y mahina. Pero ang huli, bibigyan lagi tayo ni Allah ng pagkakataon na kumili ng tama habang tayo ay nabubuhay pa dito sa dunya. Ibadallah, inna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabihil karim faqala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'ana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.